Hello po, good morning. Welcome back to my channel. So, for today's video, mag-aabit lang tayo guys tungkol dito sa ating mga alagang itik, yan o. So, tapos na tayo nakapag-adjust guys. Ginawa na natin yung mga dapat gawin para manumbalik yung sigla at yung pangingitlog ng ating mga alaga. So, kaya ngayon, gagawin natin ngayon guys. Lalabasin uli natin sila guys. So, medyo okay na yung pangingitlog nila. Bumalik na yung gana nilang kumain. Kaya medyo sana tuloy-tuloy na. Pero bago yan, kung bago pa lang kayo channel na ito, yan, huwag kalimutan yan, mag-like, mag-share, at paki-subscribe na rin at paki-click ng notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang mga video. Maraming salamat pala guys sa mga nagsasubscribe sa aking channel. At please guys, pakisupport naman po ng aking isang YouTube channel, yung Julags TV. Please lang po, pakinood ng mga videos at kung maaari lang, huwag po mag-skip ng ads para tuloy-tuloy po yung ating pag-angat. So, maraming salamat guys. So, tara na, palalabasin na natin yung ating mga alaga. Okay? I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to... So, bago pala natin guys, palabasin natin mga alaga. Ayan, tingnan muna natin yung mga itlog na nakulika ng ating tropa rito. So, hindi pa natin to nabilang. Wow! Ayan yung itlog, meron pa dito sa timba. Dahil nga kanina, walang tray. Ayan, dahil dalan-dalan natin to dun sa bahay yung tray. Nag-deliver tayo ng itlog kahapon. So, ayan, mamaya bibilangin natin to. So, sana tuloy-tuloy na yung pag yung itlog nila ng maayos dahil naka-recover na sila. So, tara! Palabasin na natin yung ating mga alaga. So, ayan sila. May nakapasok na namang mga pato. So, hindi ko sila ngayon pakainin ng feeds. Ayan. Siguro bibigyan lang muna natin sila mamaya ng merienda nila dahil pagagalain nga natin to dito sa palayan, sa mga pinaghanihan. Ayan. Para makita natin, para masanay sila sa labas. So, ayan, pupunta tayo dun. Bubuksan natin yung kanilang daanan. Ayan, mamaya na kayo kumain. Masasanay lang mga to. Tapos sa hapon, sasanayin din natin to kung paano umuwi. Hindi pa sila sanay halos lumabas. Ayan. Tingnan natin kung pagbukas natin itong gate dito, may kusang lalabas. Saka na natin sila i-guide papunta dun sa pinag-anihan. O ayan, bukas na oh, kung gusto nyong lumabas, labas na kayo. Ayan, dito muna tayo magtatago. Titingnan natin guys kung lalabas sila ng kusa na hindi natin binubugaw. Ayan. So ayun, follow the leader. Dito tayo banda para doon naman sila sa kabila dadaan. Bumalik. Ayan. Bumalik. So, balik tayo sa lugar. Nangasar kayo, ha? Yan, pwede na kayo dyan bumaba. Maraming pagkain dyan, mga... Huwag dyan. Tapos doon na naman ang punta nyo. Doon sa kabila kayo. Ayan. Ayan nila. Hindi nga sanay. Pero ayan. Kahit hindi natin sila binubugaw, lumalabas sila. Pag nakakita talaga sila ng bukas, ayan lumalabas. Madali sila matuto dahil nung nakaraan nga,
pinalabasan natin dito sila. Yun nga lang, hindi sila sanay kumain. Paglabas nila doon, diretso din doon sa may tubig. Ligo ng ligo, papahinga. So yan, oh. So napakaganda ng panahon ngayon. Baka hindi uulan. Ayun na sila, oh. Ang kalaban lang natin dito guys ay kung may ligaw na aso. So mayroon pang mga hindi lumalabas. Ayan. Siguro itong mga ito yung mga tamad na umaasa lang sa ano yung pagkain. Uy, labas! Labas! Masyado pang maaga, siguro may mangingitlog pa dyan. Eh, nalabas na, di! Guys, yung isa tutulog-tulog pa, oh. Uy! Ando na mga kasama mo, tutulog-tulog ka pa dyan. Uy! Ah, pila ito. So ikaw, dyan ka lang. Kung ayaw mo lumabas kasi pilay ka. Pilay pala siya. So di natin siya palalabasin. So aabangan ko siya doon para hindi makalabas. Aabangan natin guys yung isa na yun. Dahil pilay siya, hindi pwede siyang gumala. Saan ba yun? Aabangan natin siya. Kasi kawawa naman kung lalabas siya na may kapansana. Kaya pala nagpaiwan. So yan, kailangan maunahan natin. Ang problema, may mga kasama doon na bumalik, oh. Unahan natin sila. Ah. Oh, hirap umakyat. Hindi ka pwede lumabas. Pilay ka. Eh, hindi pala ito yung pilay. Sorry. Nawala. Nawala na yung pilay. Hindi na siya pilay. So, ayan. Akala ko ito yung pilay. Muntik na tayo madapa kamamadali. Hindi pala siya pilay. Yun. Ito yung pilay yata. Yung lumalangoy. Tingnan natin. Ay, hindi rin to pilay. So, may dalawa pang naiwan sa loob. Ayun, may isang lalaki. Tapos yung pipilay-pilay kanina. Ayun, bahala ko yung dalawa dyan sa loob. So yun guys, nagpaiwan talaga yung dalawa, oh. Parang may binabalak, ayan. Parang may binabalak silang dalawa, so wag na natin silang pakialaman. Bahala kayong dalawa dyan, kung anong gagawin nyo. Ayan, magpakarami kayo. Ayan. So punta na natin yung karamihan doon para bugawin natin doon sa palayan. So yun guys, yung ating mga itik, oh. Sanay na sila. Sanay na sila dahil di ko pinakain. Ayan. Pusa sila naghahanap ng pagkain. Ayan. Sana walang aso.
May aso kasi dyan guys, sa bahay na yan. Oh, napakaganda na ang paligid. So yun ang ating asola. Guys, nagpakita rin sa wakas yung ating center of attraction. Ayan, oh. Wow. Walang katakit-takit guys. Oh. So, normal na normal. Ayan. Akalain mo. Naka-alert number 2 daw yan. Nag-alert. Oops. Ba't nagkagulo sila? Ayan, oh. Pag mayroon talaga silang nararamdaman na kakaibang kaluskos, ibon ng malalaki, ayan, nagkakagulo sila, oh. So takot sila dahil may bumaba na tagak yung malaking ibon, ayan. Anong nangyari? Ha? Maghanap buhay kayo para makatipid tayo sa feeds. Ayan. Pag titingnan mo siya guys, parang hindi aabot ng 100, no? Pero konti lang. Ayun, no? Lumilipad-lipad guys na ibon. Takot sila. Dito na naman kayo babalik. Wala naman pagkain dito. Doon kayo sa unahan. Sa baba. Huwag matakot. Dati nung unang pagala natin, hindi sila ganyan, no? Nakatanga lang. Ngayon, naghahanap na sila ng pagkain. Yun nga lang din natin maiwan-iwan gawa ng takot. Lalo pag nakita ng aso, takbuhan ka agad yan pabalik. So, yan. Sana masanay na sila. At makakuha tayo ng tagabantay nyo para makagawa naman tayo ng ibang gagawin. Marami nang nagpapagawa ng piece wifi. Di natin naasikaso. So yan, kung makikita nyo guys, kinakain nila yung mga umuusli na suhay. Ano yan? Uhay ng palay. Yan, oh. Yan. So marunong na talaga sila. Di na masasabing poultry. Poultry duck. Ayan. Nag-aabang lang ng patoka. Ayan. So tama talaga yung mga advice ng iba na sanayan lang yan. Pag sinanay mo siya, talagang kusa sila maghahanap ng makakain nila. Yun nga lang, unti-unti pa rin natin silang bibigyan ng feeds dahil alam na natin kung paano sila gumalaw pag gutom, nag-aaway, ang iingay, habulan ng habulan. Yung pala guys, gutom sila. Ganun yung mga nakaraang araw natin, kaya na-stress sila. Na hindi natin binigyan ng pagkain, nakakala natin okay lang sa kanilang ganito. Yung mga ilang araw na hindi pala nakakalabas sila rito, na hindi naman kumakain, nakakala natin busog. Yung pala hindi lang sanay. So ngayon, titingnan natin mamaya kung pagkatapos nito, kung kakain pa rin sila dun sa loob. Ayan. Halata naman natin sa physical na anyo nila, yung minsan, yung butsi nila ay sobrang laki. Ganun ang indikasyon na busog sila. So, ayan. Ang oras dito ay alas 7:30 na ng umaga. Yan ang ating mayon. So, hindi pa tayo nag-almusal. Meron pa naman tayong bigas dyan sa kubo. Ayan. So, hayaan natin muna sila. Kaso nga, hindi ko pwedeng iwan to. Kasi pag alis ko dito, babalik sila dun sa tangkal nila. So, ayan, kumain kayo ng kumain.
para mabusog, hindi puro asa lang sa patuka. Then guys, napaganda ng panahon dito sa aming lugar. So, yung sinag ng araw ay vitamins. So, ayun na naman. Kagulo na naman sila. Ano na naman ang dahilan? Masyado kayong nerbiyoso. Wala naman ah. Kain lang ka ng kain dyan. Bumaba kayo dun sa baba. Huwag puro dyan lang. Wala, nagaling na kayo dyan eh. Gawin natin guys para umadvance sila dun sa unahan. Isa lang kasi gumalaw, sunuran na sila. Ayan. Ayaw bumaba. Minsan maiinis kay, kaya dito guys, dapat meron kang pasensya. May, pag may bumaba na dyan, yung sunuran na yan sila lahat. Ayan. Wala kayong mapapala kung dyan lang kayo pupunta. Kailangan talaga doon kayo sa unahan. Hindi yung puro dito lang, galing na kayo rito eh. Ayan, daming palayo. Anong nangyari din sa'yo? Ayan. Nasa bird. Selfie. Naamoy niya kung dinaanan ng itik ko. Nag-harvest na naman tayo ng 2 timbang asola. Bali, ito yung gagawin natin ng pangmerienda. Ahaloan natin yan ng 2 balderen o 2 timba na darak para pag uwi nilang ng mga itik natin mamaya, meron silang kakainin. So, mamayang hapon na tayo magbibigay ng feed sa kanila. Kaya ito, lalagyan ko muna siya ng darak para mahalo. So, yan ha. Nilagyan na natin dito sa kapakainan nila yung 2
timbang asola. Ayan. Tapos dalawang timba rin na darak. So mamaya guys, kakainin nila to pag pinauwi na natin yung ating mga alaga. So napakainit na guys. Mag-aalaw na lang dito ng tanghali kaya sobrang init, kaya pauwi na muna natin yung ating mga alaga dahil sobrang init na. Ayan. Sobrang init. Pauwi na muna natin sila. Dahil di naman sila na nangingain. Kanina pa yun dyan nakatambay lang. So, uwi muna sila. Uwi na. Sobrang ng init. Hindi naman kayo kumakain. Uwi na muna. Init ang tubig. Uwi na, uwi. Pahinga. Nakaligo. Init na init to, dito malamig yung tubig. Init na init yung mga itok sa malaking bato. Yahoo! Malaking bato. Ano ngayon? Diyan na lang kayo? Diyan na kayo sa may palay. Diyan sa may palay. Mga ina naman kayo. Makulimlim na.
Ayaw nalagay ko guys videos. So yan, uwi na kayo at uwi na rin ako. Doon na kayo sa kulungan yung mga itoks. Minute. Shh, 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 shh. Meron naman isang anga-anga oh. Meron naman na anga-anga. Yan, isang linya talaga oh. One line. Oh. Ang galing naman. Sana ganyan lagi, hindi pasaway para madali. One line. Puntang kulungan kasi napakainit yan, kayo muna maligo. Diretso yan sila dun sa pagkain na hinanda nating merienda. Oh, grabe init, sunog talaga ako. Kakatakot yung init. So guys, nasa loob na sila ng kanilang tangkal. Pinahirapan tayo dun sa dulo. Hindi nila kabisado yung daan. So yan, sasara natin to. Hanggang mamaya ulit. Nang hapon. Ay, tayo'y uuwi na rin. Hindi natin sila pwedeng iwan dyan sa labas. Baka may mga ligaw na aso. So ayan. Enjoy kayo sa paglalangoy nyo, mga itoks. Ayan. Kung gusto nyo kumain, may nakahandang pagkain na dyan. Ako, kakapagod. So doon tayo sa kanilang kainan. So yun guys, kumakain na yung iba. Yung iba dahil sa init, ayun, nasa loob pa ng swimming pool. Ayan, yung iba kumakain, ayan. Mamaya pagdating nating hapon, ubos yan. Okay guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang ang aking video ngayong araw na to. Ayan, ko lang kayo guys. Pagkatapos natin ang adjustment na mga ginawang adjustment, ayan, in-update ko kayo guys para malaman natin kung okay talaga, kung naka fully recovered na yung ating mga alagang itik. So masasabi ko guys, okay na. Still nang itlog na sila ng marami. Ayan, ang sisigla nila. Pinapagala natin siya ng oras na. From 7 o'clock guys to 1 o'clock, nasa labas sila, kaso pinapasok ko dahil sobrang init. Hindi na rin natin kaya yung init guys. So ayan, maraming salamat sa panonood ng aking video. At sana'y walang sawa kayong panoorin pa yung mga i-upload ko pang video tungkol dito sa ating mga, sa ating itigan. Maraming salamat. God bless and goodbye. Bye-bye.